I-rated SPG. What's up mga kapamilya? Narito ang matitinding scene at kaganapan sa Epidia Provinciano. Ayon kay Don Ignacio, hindi na magbabago ang isip ko, Lucia. Walang ibang magmamana ng lahat ng kayamanan ng Guillermo, kundi ang anak kong si Aurora. At siya lamang ang karapat-dapat wagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. At paano naman ang kapatid mo? Paano si Eduardo? Wala siyang mapapala sa akin. Si Aurora lamang ang dapat na magmana ng lahat. At narinig ni Eduardo ang pinag-uusapan ng dalawa. At kung hindi si Aurora ang lahat ng magpapatuloy ng aking mga pinagsimulan, mabuti pang matapos na ang lahat para sa akin. Sabihin mo yan sa aking mga abogado. Napakawalang hiya mo talaga, kuya. Malapit ka na ang mamatay, mataas pa rin ang ihi mo. Para ituring mong isang tauhan mo lamang. Bago ka mamatay, titiyakin ko mapapasa akin lahat ang kayamanan ng pamilya natin. At saka ko pasusunurin si Aurora. Samantala, sana tanggapin ng mamamayan taga San Andres ang ininungkahing negosyo ni Oscar at sasali sila dahil wala naman silang gagawin at pupuntahan. Itas, manalig ka, gagabayan tayo ng Diyos. Pero nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. May dahilan ang tatana kung bakit ibinalik sa atin ulit si Oscar para tulungan niya tayo. Pero bago niya tayo tulungan, kailangan matulungan muna natin ang mga sarili natin. Samantala, ayon kay Lucia, alam kong hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang buhay ni Aurora. Pero dapat ka bang magtiwala ng ganun halaga kay Eduardo? Umaasa ako na nagbago nang si Eduardo at natuto na siya sa mga kamalian niya noon. Para kay Aurora ang perang yon at alam ko na alam niya yon. Sana nga, Don Ignacio, para hindi na maging sakit ang ulo yung si Eduardo sa iyo. At pinagkakatiwala ko na sa kanya ang buhay ng aking anak. Sana naman ay may balik niya ng buhay si Aurora. At naisip ko lang, Don Ignacio, ayaw niyo bang tumingin ng tulong kay Unang Ginang para mapatay na itong si Lito Balmoria at nailigtas na itong si Aurora? Hindi ako pwedeng humingi ng tulong sa kanya. Una, baka ikapahamak ni Aurora iyon. Pangalawa, nagkukumahog siyang kuhanin ang indorso ko dahil alam niyang malakas ako at hindi umaasa kanino man. At hindi ako pwedeng magpakita ng kahit anong kahinaan. Sa kabilang banda, tinawag ni Aurora ang tagabantay. At sabi nito, kailangan kong magbanyo. Hindi pwede. Diyan ka na lang sa sulok. Ano sa palagay mo? Kaya kong gawin yan? Sira na ba ang ulo mo? At pinagpilitan ni Aurora na kailangan niyang pumunta sa CR para magbanyo. Kailangan ko nang magbanyo. Ngayon na, sabi ni Aurora. At dinala na nga ng dalawa si Aurora sa banyo. At baka naman tumakbo ka pa. Ang arte-arte mo, sabi nila. At pumasok na itong si Aurora sa banyo. At sinabi nila, nadalian mo. Habang nasa loob si Aurora, ay tumawag itong si Eduardo. At kinamusta si Aurora. At sinabi nito na malapit na ako dyan. Dala ko ang pera. At pinarinig pa kay Aurora, Boss, hindi pa natin papatayin ito. Huwag niyong patayin. Basta, may papaliwanag ako sa inyo. At hintayin niyo ako. At itong si Aurora ay gumagawa ng paraan kung paano siya makakatakas. Kailangan ko na talagang makatakas. Kaya nandabad itong si Aurora. Sinipa niya at tinadyakan ang dalawa. Pero nakasalubong niya itong isang bantay. At saktong naharang siya ni Eduardo. At nanlaban pa rin itong si Aurora. Pero sa lakas ni Eduardo ay hindi pa rin ito nakatakas. At dinala ulit si Aurora sa kwarto. At huwag ka nang kumalag at masasaktan ka lang. At nagmakaawa itong si Aurora. Napakawala na siya. At iginapo siya ulit. Sabihin nyo na lang kung ano ang kailangan nyo. At kahit na anong kailangan mo, ibibigay sa'yo. Hindi mo na kailangan akong patayin. Samantala, mukhang may pinagmanahan ang iyong pamangkin, Bossing. Parang Amazona. At hindi pa ba natin papatayin yun, Bossing? Masakit na sa ulo. Isilang mga pulpol. At nag-iisip pa ako. At narinig ko ang kuya ko. Wala akong mamanahin kapag namatay ang pamangkin ko. At hindi ba ang kapatid ko may abogado? Para doon sa Last Will and Testament. Dapat ako ang nakalagay na tagapagpana sa Last Will na yun para mapunta lahat sa akin ang kayamanan ng aking kuya. At kung hindi pumayag, tuturturin natin. At kung hindi pa rin, kikidnapin natin ang mga anak niya para maging sunod-sunuran sa atin. Problema iyan, Bossing. Paano niya pirmahan yun? Ayaw ka niyang bigyan pamana. Pag nagdidelirio na ang kuya ko, tamark lang, pirma na yun. Samantala, tinanong ni Eduardo kung nakahanda na ang hukay na paglilibingan ng kanyang pamangkin. Oo naman, Bossing. Yung pamangkin mo na lang ang inihintay para ilibing. At iniutos ni Eduardo na kuhanin ang bag na may lamang pera at nagunahan silang kumuha ng pera. Pero tika lang, sandali, sabi ni Eduardo. At sabi ko naman, maambunan kayong lahat. At inabutan ng pera ni Eduardo si Rambo at kumuha daw ng mamahaling alak at mga pulutan. At kumuha pa ng isang bandel na pera at kumuha raw ng chicks. At dumating na itong si Rambo at dala ang alak at mga babae. Samantala, nagalit itong isang tagabantay kay Aurora.
Tatakas-takas daw kasi nagkakasiyahan daw sila sa labas samantalang siya ay nabubulok dito. At tinanong ni Aurora kung ano ang nangyayari sa labas at gusto mo ba talagang malaman? Narinig ko na nakahanda na ang hukay para sa iyo at diyan ka lang. At saan ka pupunta? Bakit? Bawal bang mag-CR? At huwag kang gagawa ng di maganda at kung hindi ay papatayin ka namin kaagad. Paglabas nito, bakit kayo may mga chicks? Halika na nga dito at umupo. Hindi ako pwedeng malasing. Paano yung binabantayan ko doon? At umupo na ito at nakipag-inuman sa kanila. Samantala, habang walang bantay, gumagawa ng paraan upang matanggal ang tali sa kamay ni Aurora. At natanggal nga ni Aurora ang tali sa kamay nito. Nang tumakas na ito, ay dumating itong tagabantay. Ang ginawa ni Aurora ay kunwari ay nakatali uli siya at nagtulog-tulugan ito. Dahil sa maraming nainom itong tagabantay, ay nakatulog ito sa may upuan. At yun ang pagkakataon na tumakas ni Aurora. Pero nagising itong tagabantay kaya't kinuha nito ang bote at ipinupok ni Aurora. Nawalan na ito ng malay kaya't dahan-dahan na itong lumabas ng kwarto itong si Aurora. Sa kabilang banda, nag-usap kami ni Cardo. Dumarating talaga sa buhay ng tao bang parang gusto mo nang sumuko? Ganun yata, General. Masyadong malalaki ang mga kalaban natin at hindi natin maiiwasan na mawalan ng pag-asa. At alam nyo, iba lang talaga ang samahan natin. At aming beses, gusto ko na rin bumigay. Pero kapag nakikita ko kayo, lumalakas ang loob ko. Napakarami na nating inkwentrong kapagdaanan. Ngayon pa tayo bibigay kung kailan malapit na natin makamit ang tagumpay. Tama ka, manager. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil lagi siyang nasa likod natin. Tuluyan na kayang mawala ng pag-asa ang mga Task Force Aguila? Patuloy kaya ang kanilang plano na makuha si Pangulong Oscar? Sa kabilang banda, inihanda ni Mara ang kanyang mga armas. Talabas ito at may pupuntahan. Samantala, itong si Aurora ay nakatakas at nakarating na ito sa may kalsada. At habang naglalakad ito, ay nakita siya ng mga tauhan ni Eduardo. Abangan natin at tutukan mga pinsyano kung sino ang tutulong kay Aurora. For more updates at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ang IPG ang pinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.